light emitting diode signal. Tapos itong isa is, ito is rectifier. So dito, ito rectifier, ito rectifier sila, mga rectifier yan. So may malalaki, may maliliit, depende yan sa kanyang ampere rating. Okay, yan lang. Okay, magandang araw. So ngayon, i-lecture ko or pag-uusapan natin kung ano yung tinatawag nating rectifier diode. Okay, diode, rectifier, interchangeably, siya mag-cambio-cambio sila or mag-interchange sila, rectifier diode. Diode is a one-way valve. So ito yung diode. Rectifier, fire, diode. Okay. So in layman's terms, this diode is just like a bulb. So ang tawag dyan is yung bulb na ginagamit sa tubig. So pag mag-flow na yung water doon sa tubo, pag magbalik ang tubig, iba-block na siya, iba-block niya. So yun ang bulb. So rectifier diode in electronics, siya yung tinatawag nating valve. So, once the current flow into a diode, so this is the symbol of rectifier diode. So, if the current flow into the diode, into a diode, pag mag-flow yan siya, ganito, so alternating current yan siya, pag mag-flow, papasok dito sa anode, so dito yung kanyang symbol, dito yung anode, dito yung cathode. So cathode represent negative, anode represent positive. Siya. So dito yan. So alternating current, papasok na yun kay anode. So sa alternating current, may dalawang polarity yan siya. So positive, negative. Actually, ang alternating current, hindi mo talaga malalaman kung saan banda si positive at saka si negative. So ngayon, ipoproject natin na si positive sa taas, si negative sa baba. So alternating current, papasok pa yun kay diode. So ngayon, ang anode na ito is represent positive. Ang cathode na ito is represent negative. Ganito yan siya. Okay. So ngayon, positive siya. Ibig sabihin, ang kanyang i-accept na part dito or na signal is positive signal mula kay alternating current. So ngayon, papasok siya. Pasok dito. Okay. Okay. Pagpasok niya, siyempre, ang i-accept ni positive is positive signal. So, papasok ngayon si positive. So, siyempre, pag papasok si positive, ang lalabas, sino? Siyempre, si positive. Hindi naman pwede papasok si positive, lalabas, negative na. Hindi. So, papasok si positive. So, positive, flow. Okay. Positive signal, flow. So ngayon, may balak si positive na babalik. Okay? So ngayon, gusto ni positive, babalik siya. Ngayon, ang part na ito, dito na part, is cathode. Ibig sabihin, negative. So, cathode accept negative signal. So ngayon, palagay ninyo, ano kaya ang mangyayari pag gustong bumalik ng negative? Siyempre, iba-block ni negative. Iba-block ni cathode. Iba-block na yung signal. Kasi nga, ang i-accept ni cathode is negative signal. So kaya nga, tinawag si diode na a one-way valve. So, convert alternating current into direct current. Okay. So, nagiging positive siya. Ngayon, ang tanong, saan pupunta si negative? Okay. So, si negative, automatic doon yun siya sa earth ground. Earth ground or kung sa sasakyan, nasa chassis ground. Yung sa kanyang body or body ground. Automatic yun siya. Walang iba. Kung saan si negative, doon talaga sa ground. So, yun lang ang principle ng diode natin. So, ganyan siya. So, ngayon, para malaman natin kung sira ito o hindi, ganito lang. May tatlong klaseng condition ng diode. Apat.
apat-apat. Good, open, shorted, and leaking. Okay. So, ito yung gayon natin. Anode at saka cathode. Na, yan siya. Positive, negative. Meron tayong multimeter. Halimbawa, ito. Infinite, zero, scale, pointer. Okay, yan lang. Meron tayong tinatawag dito na positive, negative. So, positive prob, negative prob. Okay. So, ang mangyayari dito, si negative prob, negative. Okay. Si negative prob, is connected yan siya sa positive terminal ng battery. Dito sa loob ng multimeter. Si positive prob, connected yan siya sa negative part or negative terminal ng battery. Pag ang range mo is nasa times 1. So times 1 lang, pwede na yan siya. Okay, ngayon, iti-test natin. Siyempre, negative prob, connected sa positive sa battery. So, positive to positive, negative to negative. So, positive prob, negative prob, dito siya. Positive prob, doon siya sa kabila, sa cathode. So, ang mangyayari dito ngayon, ganito. So, kaya nga, kaya si negative prob, positive na dito, doon sa loob, ng battery, ng multi-tester. Ilagay mo sa positive. Ito, negative, ilagay mo dito sa negative. So, ang mangyayari, ang reaction ng multi-tester is, pupunta siya dito sa gitna. Yan siya. Siyempre, meron kasi siyang tinatawag na source. So, plus at saka minus. So, nilagyan mo siya ng supply, magre-react talaga ang multi-tester. So, ibig sabihin, yun ang kanyang condition sa ganitong form. Ngayon, ating babalik na rin. Babalik na rin natin. Reverse. I-reverse natin. Si ang tawag doon kanina is forward connection. Ito ngayon is reverse connection. So, negative prob connected sa positive terminal na battery. Positive prob connected ngayon sa negative terminal ng battery doon sa multi-tester. So, ngayon, i-reverse natin ang connection kanina. Dito. Ganyan siya. So, ito siya, not connected. So, ganyan lang, kasi nga, diagram. So, ang ginagawa natin, ganito. So, ang negative sa positive, ang positive sa negative. Ang mangyayari sa pointer, hindi siya gagalaw. Ibig sabihin, walang reaction. So, ang condition ng diode na ito is good. Yun siya, yun ang good condition ng diode. Pero, kung hindi siya gagalaw, kahit babalik ka rin mo ito, ang test prob, hindi siya gagalaw, ibig sabihin, open. Pag hindi, gagalaw. Pero, pag gumalaw, pag binabaliktad mo ang test prob mo, pag gumalaw at pumunta dito sa zero, ang tawag yan is shorted. So, ito yung trouble. Trouble ng diode. Ang isa dyan, pag binaliktad mo pa rin, tapos pumunta siya sa gitna, tapos pagbaliktad mo, pumunta naman sa dito sa kabila, ang tawag dyan is leakage or leakage. Yan. Okay? So, yan lang ang ano natin, ang trouble ng kapas ng diode paano sa mag-tester. So, kahit anong klaseng diode, ganun lang ang pag-test. So, the most common is yung tinatawag natin rectifier diode. Yung pinapakita dyan sa inyo, yung ganyan siya, yan yung rectifier diode, yan siya.
So, ito mga rectifier tayo din ito. Ito siya. So, nandiyan lang ang ating diode. So, I hope meron kayong natutunan. Kahit LED, ganun din. Pag hindi, siyempre, pag hindi siya nag-light, ibig sabihin, sira na. So, ganun lang ang ating diode. So, sana may natutunan kayo. I hope nakatulong sa inyo itong konting lecture namin sa about sa diode. Mag-subscribe kayo sa channel ng aking kasamahan dito si sa Jontech tutorial. So yan lang, maraming salamat. Sana nakatulong kami sa inyong pag-aaral.